Ang sabi naman ni itong Interagency Task Force on the Management of the Emerging Infectious Diseases, kahit na raw pinayagan na, ha? O tinanggal na yung ban, inalis na yung ban sa sabong, sa sugal na sabong, mga kaibigan, sa ilang mga lugar, ang Philippine National Police Joint Task Force COVID Shield ay nagsabi na ang anumang sabong operation ay nananatiling illegal hanggang ang IATF ay makapagpalabas ng kanilang guidelines. Ayon po yan kay Lieutenant General Guillermo Lorenzo Eliazar, ang commander ng JTF COVID Shield. Ito'y sa harap ng talamak na sabong operation sa iba't ibang lugar, na live stream pa, naka-live streaming, mga kaibigan, for the purpose of e-sabong, mga kaibigan, or online cockfighting operation. Ayan. Mantakin ninyo, kahit na bawal, tuloy. We have been receiving reports about online sabong and we would like to remind the public that this kind of operation is illegal. We urge the operators and the players to wait for additional time for the release of the IATF guideline on cockfighting operation before engaging in any activity. Yan ang sabi ni General Eliazar. Pero ganun pa man, wala rin yan. May guidelines po. Ano, magsasabong kayo. Katunayan nga baliwala yan lifting Dahil tuloy Di ba? Ang dami na nahuli, di ba? Para saan pa yung lifting? Yung sinasabi natin Anong klaseng sintido kumun meron mga nagpapatupad na ito sa ating pamahalaan, mga kaibigan? All the cockfighting operations, sabi ho, across the country are prohibited since March 17 this year. Dahil nga po yan sa banta ng coronavirus disease. Pinayagan po ng IATF ang sabong na magpatuloy o magbukas sa kanilang mga lugar modified general community quarantine o MGCQ. Ito na yung pinakamaluwag, ha, na quarantine status ng gobyerno, mga kaibigan. Sabong, di ba? Sipin mo, galing tayo sa pitong buwang kapighatian, mga kaibigan. At ang sabi nga natin kanina, dun sa merong study na nagdulot ito ng pagkabaliw sa marami. Ha? Anong tawag doon? Nasiraan ng bait. Mga kaibigan, ha? Sipin ninyo yan. Pagkatapos nagluwag ka para buksan mo ulit yung sabong. Ito ba, maintindihan nyo pa? Mga kaibigan, ha? Imbes na ang sinabi, sige, mga kababayan, tayo'y nalugmok sa nakalipas na 7 buwan, ha? Bunsod ng pandemya. At ngayong yung mga MGCQ na, ha? Ay hahayaan na nating magbalik na kayo doon sa inyong mga religious activities. Di ba mas magandang pakinggan yun, mga kaibigan? Ito wala
talagang dito, ang Diyos dito, kwarta eh. Doon mo makikita eh. Maladimonyo na talaga yung palakad eh. Isipin mo na una yung sugal doon sa religious practice. Eh, paano titino yung tao? Di ba? Yung, paano mo aagawin sa kabaliwan yung tao? Sige nga. Di ba? Paano yung mga nababaliw na? Imbes na yung sugal. Di ba dapat doon tayo akayin ng gobyerno? Di ba? Oh, dapat to kundinahin ng ano to eh, ng mga religious organization to eh. Itong ginagawang ito ng IATF eh. Dito sila makikinabang dito eh. Mga kaibigan eh. Siyempre may tong yan, di ba? Baka nga nakiusap pa sa kanila yung mga yan eh. Kaya pinapayagan eh. At kahit na bawal, eh pwede. Yung mga meron. Oh, yung mga hindi nakatimbre, huli kayo, di ba? Pero yung nakatimbre, pwede. O si Eliasar namin sabi niya na, ako ba nagsabing merong ano, merong sabong na kahit bawal? Si Eliasar o eh. Ayan sabi niya, oh, we have been receiving reports about online sabong. Oh, pag nag-online sabong ka ba, ano yung cartoons? Ano tawag mo ron? Ha? Yung kunyari-kunyarian lang? Anong klaseng sabong eh? Meron ba larong game na ganon? Wala naman eh. Live yun eh. Di ba? Buhay na manok yun eh. Hindi naman cartoon lang yun eh. Na kamukha yung mga ano ngayon, ano yun? Mga game. Ha? Na hindi totoong manok. Hindi ano. Pwede mo bang pagsabungin yung hindi totoong manok? Ha? Ano no? Parang anime, mga ganon. Animated. Hindi pwede yun. Sino tataya ron? Di ba? Sa ano lang pwede yun? Sa computer. Yung walang bayad, di ba? Oh, walang sugal. Pero sugal itong pinag-uusapan. Kaya totoong sabong din ito. Naka-online, naka-live streaming. Di ba? Oh, eh, alam nyo eh. May natanong nga ako dyan eh. Kasi, no, minsan yung sabong, kaya ayoko yung sabong eh. Alam nyo kung bakit? May nagsabong, maliit na kwan eh, na manok yung isa malaki. Baya kalain ninyo eh, nung lumipad na yung manok, di ba? Nagsabong na yung manok, binitawan na yung manok. Paglipad na ganun, baya pagbagsak, akalain ninyo, yung maliit, nahati sa gitna eh. Mga kaibigan, nahati sa gitna. Sa sobrang lakas siguro no, nung kalaban, tsaka malaki. Oh. Ala, maniniwala ba kayo na yung maliit, ha? Yung maliit na manok na nahati sa gitna eh, yun ang nanalo? Oh, maniniwala ka? Hindi daw, sabi ni CK. Pero yun ang nanalo. Alam, paano siya nanalo? Alam mo kung bakit? Ha? Di nahati siya sa gitna, di ba? Ang ginawa niya, tumayo silang dalawa. Pinagtulungan nila yung isa. Nung araw, kausap ko yung may-ari ng sabungan. Yung may-ari mismo ng sabungan dito sa ano, sa Parangyaki. Nung araw. Kasi kakapihan namin doon sa ano yun, eh, sa Hilto. Si, namatay na eh, si Mandemi Flores. Matay na. Dati siya may-ari no, naagaw sa kanya ni Ligon. Dito sa ano, sa may tambo, Parangyaki. Mga kaibigan. Eh, nagkukwento kami. Alam ko siya yung may-ari ng sabungan eh. Sabi, eh, nagkukwento siya tungkol sa sabong. Eh, hindi naman ako marunong noon. Ang alam ko lang yung kwentong yun. Kinuwento ko sa kanya. Eh, ako hindi ako nagsasabong eh. Kasi yun, hindi ka panipaniwala eh. Anong hindi ka panipaniwala? Eh, seryosong tao yun eh, si Mandemi. Eh, yung kinuwento ko, sabi, nagalit sa akin eh, sumimangot yung mukha. Nung ikuwento ko yon, tsaka yung may isa pa akong kinuwento sa kanya,
sasabong din. Sabi ko, minsan nanood din ako niyan eh. Pero hindi totoo, kwento lang. Eh no, sabi niya gano'n. Eh, kung ano, di, nagsabong. Yung isa eh, ano na eh, yung nakalaylay na yung leeg ka ko, yung ulo, laylay na. Oh, edi talo na yun. Hindi ka ko, nanalo yun. Paano nanalo yun? Eh, tumuka ko eh. Di ba, pagka merong, di ba, bumagsak na, di ba? Pag didikitin yung manok na gano'n, ah, kung sino tutuka, yun ang panalo. Eh, tumuka ho eh. Kako niya. Nanalo pa yung patay na. Eh, nakatuka pa. Kaya nanalo. Eh, bueno, mga kaibigan, eto ho, ang pinagtataka natin. Isipin ninyo. Yan ha, police na nagsasabi niyan ha. Marami anyang natanggap kaming report, reklamo tungkol sa online sabong. And we would like to remind at na, kaya nais naming paalalahanan ng publiko na ang ganitong uri ng operasyon ay illegal. Sabi ni ano? Ni Ilyasar. Oh, mga kaibigan, kaya kami ay nananawagan sa mga operators at mga players, yung mga sabungero na maghintay para sa karagdagang oras na mailabas yung guideline on cockfighting. Just the same, di ba? Payag din, mga kaibigan. Ang iniintay lang, guideline. Hindi ko alam kung talagang guideline o gaila. Si Kaper si Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Unti-unti raw, bubuksan na yung mga papayagan na yung operation ng mga maliliit na negosyo o ibang negosyo. Hindi ba? Idadagdagan na. Ha? Pati mga transportation, kung ano-ano. Pati nga ho yung ano eh. Yung pagbiyahe palabas ng bansa ngayon. E papayagan na. Kaya lang, puro, ewan ko kung itong mga ito eh, meron pang wastong pag-iisip kasi may pag-aaral ah. Napakalaki ng bilang ng mga Pilipino raw na nagkaroon ng depekto sa utak dahil dito sa pandemic. Dahil sa lockdown, di ba? At pandemic na rin. Meron yung wala nang iniisip, baka mahawa sila, di ba? Araw at gabi, meron akong mga alam na ganyan, di natutulog. Alam niyo sa Japan, ha, may balita ako. Karaniwan na naman ngayon ang kaso ng suicide. Hindi na nakakayanan. Sabi ko, kung ganun lang, may report na, kahit may report na dito sa atin, eh, marami na yung bilang ng mga naapektuhan ng utak. Kaya ano eh, pinakikilos nila daw ngayon yung gumawa ng study. Yung kanilang panawagan ay nakatuon doon po sa mental hospital. Di ba? Yung mga dalubasa sa utak na pag-aralan nito kasi maraming nasisiraan ng ulo ayon doon sa datos. Hindi ko lang nakuha yung datos na yun eh. Pero napasadahan ko ng pagbasa noong isang araw. Mga kaibigan, ako naniniwala doon. Kapani-paniwala 'yon. Hindi ho ano 'yon, yung hula-hula kamukha ng survey. Hindi ho, mga kaibigan. Kapani-paniwala 'yon kasi may balita rin ako. Alam niyo kasi sa Japan, karaniwan diyan yung kaso ng ano eh, ng suicide. Pagka may mga ang tao na nagkaroon ng depression, 'yan, isa 'yan sa nagiging sanay. Depression eh, parang sa utak din yan eh. Utak din yan eh. Ang ina-atake niyan yung utak mo eh. Yung depression. So, dyan sa Japan, oh, sabi nila, maraming ngayon yung
Nagpapatiwakal. Mga kaibigan, karaniwang kaso. Na ano na, na-depress na. Eh, hindi pa ano yun ha? Hindi pa kasing higpit nun sa atin ha? Sa Japan, nag-higpit sila pero ang tao nakakalabas. Di ba? Walang curfew-curfew. Ang tao naman eh, sa Japan naman kahit na walang curfew, wala ka naman makikita ang taong nasa karsada ron pagdating ng alas 7 ng gabi. Naka-standby. Wala naman ganun eh. Kay umaga, kay gabi, walang standby naman dun eh. Di ba? Mga kaibigan, eh dito, eh, dun tayo mga Pilipino medyo mas lamang sa kanila. No? Kasi dito, sanay na walang ginagawa ang tao. Marami nun, yung walang trabaho. Ah, dito, at saka ayaw magtrabaho. Marami dito nun. At saka mga Pilipino, subok na yan eh. Kung meron mang nagkakadiferensya ngayon sa utak, eh, kaya pa yan. Ha? Kasi yung ano na yan, yung problemang yan, problema rin ng ibang bansa yan. Hindi lang natin problema yan, kundi maging ang ibang mga bansa ganyan. Baka yung ano, yung Norway, Norway ba yung ano, yung gabi? Kalahating taong gabi, wala kang makikitang liwanag. Ha? Hindi mo alam kung anong umaga, kung ano gabi. Pagtingin mo sa relos, anong oras ba ngayon? Alauna, tanghali o gabi? Yun ang tanong dun eh. Di ba? Tanghali o gabi? O umaga o gabi? Ganun yun eh. Mga kaibigan, kasi noon ha, may nakausap akong taga ron eh, Norway eh. Doon siya, ano yun, yung mamamayan dun, puti eh. Sabi niya, ang kaso sa amin, yung suicide, madalas yun. Kasi tinatanong ko, ano pakiramdam nung ano, nung bansa na ano, na wala ka nakikita liwanag. Sipin mo, matutulog ka, madilim. Magigising ka, madilim. Paano kung sanay ka sa liwanag na nagigising ka na may liwanag? Eh di hindi ka gigising kasi madilim. Di ba? Oh, hindi mo rin alam kung late ka na. Kasi pareho lang yung oras eh. Parehong madilim eh. Di ba? Alas 8 ng umaga tsaka yung alas 8 ng gabi, pareho lang. Parehong gabi yun. O kaya hindi mo alam kung huli ka na o ano ka. Di ba? Sabi niya, ang common sa amin na niya yung nagpapakamatay yung tao. Sipin mo yung tagaro na yun, ha? Doon na pinanganak yun. Nagpapakamatay daw ang mga tao. Ha? Eh, di lalo na kung mga kaibigan eh. Lalo na. Yung tayo mga Pilipino, dyan tayo nakakalamang. Ha? Lamang pa rin tayo, matatag ang ano eh, ang utak ng mga Pilipino. Hindi madaling pumutok ang transformer ng utak. Hindi katulad nung mga, yun, mga dayuhan, Hapon, mga taga Norway, mga medyo ano yun, madaling kwan. Madali silang ma-depress. Di ba? Pilipino, kahit anong hirap eh, walang depression eh. Di ba? Oh, eh yun nga, naka-standby lang. Dapat ma-depression eh. Kasi walang ginagawa sa buhay. Di ba nakaka-depression? Oh, mga kaibigan. Eh dito, maraming ganun. Sanay na eh. Nung walang trabaho, sanay na na nakatambay. Kaya ano ho, baliwala sa atin yung epekto na yan. Huwag lang tatagal ng sobrang tagal. At ang mahirap ngayon, ito. Sa buong Europe, mga kaibigan, naka-schedule nang magbaba ng lockdown ulit sapagkat nagkaroon na ng second wave. Ha? Biglang dumagsa, mga kaibigan, ang sangkaterbang kaso ng COVID. Mantakin ninyo yan, ha? Magla-lockdown na naman sila, walang makakapasok. Ito naman sa atin, pinapayagan na raw lumabas ng Pilipinas. Okay lang yun, walang problema eh. Di ba? Walang problema ron eh. Kasi mapanganib naman yun. Alam mo, hindi mo naman kailangan sabing bawal eh. Huwag na kayong ipagbawal mo. O wala na tayong biyahe. Kasi nagre-reklamo na yung airline, di ba?
nabanggit nga natin isang araw, kung yan yang mga airline company, ha, o companies, humihingi ng ayuda sa gobyerno ngayon, ha, eh gano'n yung pangaraniwang tao? O, ngayon, simple lang naman eh, kailangan ba sabihin mo, o walang lalabas ng bansa, eh kahit gustuin nila, hindi makakalabas ng bansa eh. Di ba? Kahit walang bawal. Kahit sabihin mong hindi pinagbabawal ng gobyerno. Oh, halimbawa, ganito ha. Nag-message sa akin yung isang kababayan nating entertainer sa Thailand na nabanggit natin nung isang araw o kahapon. Balita niya sa atin, okay na raw dun sa Thailand, nakakatugtog siya kahit na 3 times a week. Di ba? Kaya lang, walang masyadong kita, walang masyadong customer yata. At pangalawa, sabi niya, pwede nang pumasok dito sa Thailand. Pwede nang mag-tour dito sa Thailand. Kaya lang, anya, pagdating mo rito, iku-quarantine ka. Gagastusan mo yung quarantine mo. Eh sabi ko, eh bali wala ring magpunta dyan ng mga turista. Kung ako magtuturista, ba't ako alis? Di ba? Ba't ako pupunta riyan? Aksaya lang ng panahon yun. At saka ng pera. Di ba? Oh, eh ilang araw ka magkukwarantine? Oh? 2 linggo? Kung 2 linggo? Oh, pagkatapos, eh, sagot mo pa lahat yun. O di lumaki pa gastos mo. Di ba? Mga kaibigan. Kaya kahit di mo pagbawal yan, wala naman magpapapasok sa iyo, basta eh. Yung Thailand, nagpapapasok sila. Pero iku-quarantine ka. O sa Japan ba, makakapunta ka? Binuksan mo na ngayon yung travel dito. Ha? Binalik mo na yung pwede nang umalis. Eh kung pupunta siya sa Japan, makakapasok ba siya? Hindi pwede. Bakit? Hindi nag-i-issue ng visa. Suspended. Pati yung mga may hawak ng visa, suspendido na yun. Kanselado na yun. Kahit meron ka pang multiple entry. Mga kaibigan, baliwala na yun. Kasi hindi sila magpapapasok eh. O, anin mo. Di ba sintido ko mun lang? Ba't kailangan mo pang i-announce? Ngayon, ina-announce. O, pwede na kayo mag-travel niya at your own risk. O, ang dami pang pautot ni, ano, ni Roque. Ha? May mga sinasabi pa si Roque. O, kung kayo, may mga mahal kayo doon, gusto nyo, pwede na kayo magkita. Pwede na raw. Talagang mga ano ito, mga idiot itong nasa gobyerno, mga kaibigan. Paano ka nga alis kung di ka makakapasok doon sa pupuntahan mo? Oh, ano yun? Pagdating mo ron eh, magtatatakbo ka. Para makalusot ka o kaya aangkas ka sa gulong ng eroplano. Eh sa eroplano pala, hindi ka na isasakay eh. Hindi ka, sa immigration pa lang, hindi ka na makakalusot. Oh, eh wala eh. Mga kaibigan eh. Anong klase ito? At saka yung binabalita natin ngayon na ang Europa nakatakda na namang mag-lockdown, eh matindi yan. Second wave. Mga kaibigan, biglang lumabas ang sangkaterbang merong COVID. Oh, paano ngayon yan? Kung yan eh mangyari dito. Wala eh, pinagpipilitan eh. Basta para pinaglalaruan tayo eh. Walang definite na direksyon na tinutungo itong ating gobyerno, ha, para tugunan ang problema sa pandemya. Hindi nila ano, hindi sila sure. Hindi sila, kasi kaya nila ginagawa yan para matakban na walang ginagawa. Di ba? Walang ginagawa. Para masabi may ginagawa, oh, tatanggalin na yung restriction. Pwede ka nang umalis. Eh, paano nga aalis? Sige nga. Amerika ba? Basta ka makakapasok. Papapasukin ka, pero magkukwarantin ka. Oh, at saka ang dami mo requirements. Sa requirements pa lang, ubus na pera mo, ubus na panahon mo. Eh.
Oh, bakit naman ako aalis? Hindi ba? Wala eh, nonsense eh, mga kaibigan eh. Walang kabuluhan eh. Hindi naman lahat mangmang, lalo na yung umaalis. Mangmang ba yan? Oh, mga kaibigan? Yun ang pinagtataka natin dahil nga kaya nila ginagawa yan. Para lang masabi na merong ginagawa yung ating administrasyon. Wala ho eh. Wala. Di ba? Oh, isipin ninyo, naisip nila ngayon. Buksan ang sabong. Ha? Inuna pa yung sabong kaysa po sa ika nga eh, ibalik yung ang mga tao. Makabalik sa kanilang ano ho, ha? Practice, religious practice. At makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Si June de Valencia, may text dito eh. Hindi kaya nakuha ni Mayor Lim ang COVID sa... Ah, hindi. Doon sa Emerald? Hindi. Alam mo kung saan huling nanggaling si Mayor Lim? Bago siya nagkaroon ng COVID? Sa Kentucky. Doon, malapit sa Cultural Center. O, kaya mali ang sapantahan ninyo na kaya nagsara yung Emerald dahil sa COVID. Mali. Nalugi na ho yung Emerald. Ha? Lugi na. Totoo niyan eh. Kaibigan na natin yung mga nandun eh. Mga nagsisilbi ron. Ha? Kaya tayo'y naaawa din. Ha? Meron tayong isang kaibigan doon na lalo na yun. Kasi pag dumadating kami riyan, yun ang nag-aasikaso sa amin. At kahit hindi namin kasama si Mayor Lim, pag nakita kami noon, eh, maganda ang pakikitungo sa atin. O, kaya na ano rin, namimiss din natin sila, di ba? Eh wala na ho eh. Ang dami nang nagsarang hanap buhay ngayon eh. Negosyo. O, isipin ninyo, ito ah, hindi ko alam, may kaibigan ako, di ba, yung pagdadausan sana ng aking kaarawan kung natuloy. Sipin ninyo yung okasyon na yun eh, natapat yung mismong ideklarang ano, lockdown, mga kaibigan. Kaibigan ko yung kwan eh, yung pagdarausang lugar eh. Oh, matagal ko ng kaibigan yun, kaibigan namin, una ko nakilala yun sa Hilton pa. Hilton pa ang pangalan ng hotel. Hindi pa ho Holiday Inn at saka Manila Pavilion. Manila Hilton pa, original. Kilala ko na yung manager nung na yun, lugar na yun, ano, na pagdadausan ng ating kaarawan. Oh. Ay pagkatapos, muli kami nagkita nung si yumao nating kaibigan, si Arthur Manuntag, eh, isinama ako ron. Eh yun pinakilala niya sa akin. Eh sabi ni mas una ko pa sa yung kilala yan eh, sabi ng ganun. Eh ang tagal na namin magkakilala niyan. Ha? Panahon pa ni Marcos. Oh, doon sa Manila Hilton. Eh sumadalit sabi, eh magkano upa ron? Mga kaibigan, Glorieta ho yun, Makati. Napakalaki nung lugar. Oh, eh simula ho nung nag-lockdown hanggang ngayon, hindi nakapagbubukas. Mabuti nga ho yun eh. Marami rin natutulungang musician yun eh. Mga kaibigan na niretain niya ron dahil dati yung lugar na yun, Hard Rock Cafe yun eh. Oh, eh umalis na yung Hard Rock, itinuloy niya yung bar na yun, lumipat yung Hard Rock, siya nagtuloy ng lugar. Ay sipin ninyo, kinuha niya pa rin yung ibang mga working musicians na doon tumutugtog. Napakagandang lugar. Isipin nyo, hanggang ngayon, hindi makapagbukas. O, hindi natin alam kung pagkatapos ng pandemic, meron pa nun. Ha? At kung kailan magluluwag. Tapos uunahin ninyo, sabong, mga damuho kayo. Ha?
ay isa ang dahil. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadai sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y... Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. Diyan po tayo pansamantalang muling magpapaalam. Tayo po ay magbabalik sa Lunes, pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11, napapakinggan tayo sa DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Sa ating po namang live streaming, alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi, Lunes hanggang Biyernes din po yan. Happy weekend po sa inyong lahat. Ito po si Percy Lapid, maraming salamat at magandang yumaga, Senator Cynthia Villar. Ang bayan ko'y puno-puno ng yaman. Akin to'y kailangan pa iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng